sa Cebu. Mga multo, mga hindi mapakali na kaluluwa, mga hindi may paliwanag na katakot-takot na pangyayari, mga kaluluwa na hindi matatahimik na gustong magparamdam. Babala, huwag masyadong seryoso. Ang layunin nito ay para lamang muling ibalik ang mga luma, mga klasikong kwentong multo at mga alamat sa lungsod ng Cebu. Number 1, The Villanon Mansion. Ang mansyon na ito ay kilala rin bilang House on the Hill. Ang mansyon na ito ay naging tahanan ng isang mayamang pamilya ng Cebuano. Ngunit kalauna na abandon na ito. Marami ang mga nagsasabi o mga rumors patungkol sa bahay na ito. Dahil narinig nila ang kakilakilabot na lingaw-ngaw at naging tanya din ito na haunted house sa Cebu. Gayunpaman, marami ang mga nagsasabi sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob at sa paligid ng mansyong ito. Sa gabi raw ay may mga kakaibang maingay. At kung minsan nga ay may nagpapakita sa bahay nyo ng isang white lady. Nakakatakot, paano kung hating gabi na dumaan ka sa bahay na ito na nag-iisa lamang tapos biglang may magpapakita sa iyo. Number 2, Bitania Retreat House. Ang bahay na ito ay naging isang lugar para sa maraming mga aktibidad sa pag-retreat at rekoleksyon sa Cebu mapa hanggang sa ngayon. Ngunit sa kabila ng mga aktibidad na iyon ay hindi maiwasan na parang may nagagalit. Minsan daw ay mayroong kumalampag ng malakas sa mga pintuan. At minsan naman ang mga aircon ay bigla na lang namamatay ng kusa kapag sila ay nanatili sa bahay na ito. Sa bahay na ito ay mayroon ding bakanting kwarto na hindi maaaring okupahin dahil sinasabing ang isang madre dito ay nagpakamatay sa kwarto na ito. Matagal na ang panahon na ang nakalipas. Number 3, Casa Gorodo Museum. Ang Casa Gorodo Museum bago pa ito makonvert sa isang museo, ito ay isang tahanan ng pamilya ng unang obispo ng Cebu na si Juan Gorodo. Namatay ang obispo sa isang silid na tinatawag nilang bilang master's bedroom. Ang mga caretaker sa museum na ito ay nagsasabi, nakakita sila ng isang multo, isang babaeng nakaupo sa labas ng pribadong kapilya. Ayon sa mga caretaker, ang kanilang nakikita ay hindi mula sa obispo na si Gorodo, kundi ito ay ang kanyang kapatid na matandang dalaga, matandang babae. Number 4, Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang ospital na ito ay isang tahimik at saksi ng hindi mabilang na mga labi, kabilang ang mga nakamangamanghang krimen tulad ng pagpaslang. Ang ospital na ito ay may sariling morgue. Ang kanilang mga espiritu ay sinasabing gumagala sa ospital at sa hating gabi ay naglalaro sila ng mga nakakatakot na gawain. Hindi lamang sa mga kawani ng ospital, kundi pati na rin sa mga pasyente at mga bisita ng ospital. Ang isa pang bagay na ginawang mas nakakatakot ay kung paano sila nagkaroon ng isang psychiatric ward. Number 5, Iscario House and Pension House. Isa sa mga pinakaabalang kalye sa Cebu City ang kwento sa Iscario Street. Ang building na ito ay dati ring may apat na palapag na pang-residential house, ngunit na-convert ito sa isang hotel ngayon. Batay sa mga dating kwento, maraming mga manggagawa ang namamatay sa panahon ng konstruksyong ito, isa sa isang bisis sa isang buwan, kung minsan ay may narinig sila na tunog ng mga martelyo. O iba pang mga gamit pang konstruksyon na parang may nagkukonstruct sa lugar na iyon, lalo na kapag hating gabi. Mayroong mga isang alamat sa lungsod na iyon ay nagsasabing mayroong isang haunted pension house na nasa tapat lamang ng bahay ni Iscario. Sinasabi ng mga empleyado at panauhin ng pension house may nagpapakita ni isang multo at white lady. At kung minsan nga ay narinig nila ang mga yapak ng mga paa sa kalagitnaan ng gabi. At kung minsan, meron ding mga hindi pangkaraniwang katok
sa mga pintuan. Number 6, Moncada Hotel sa Sudlon. Ang hotel na ito ay matatagpuan sa bundok ng Sudlon, Cebu. Ito ay malayo sa siyudad ng Cebu City. Ang hotel na ito ay tinayo upang mapaunlakan ang mga miyembro ng isang samahan na kilala bilang Moncadistas. Sa ngayon, ang hotel ay tila walang laman at inabandona na ito. Ngunit, nanatili pa rin itong bukas sa mga gustong dumayo sa lugar na ito. Pero, kung may bala kayong mag-check-in sa hotel na ito, ay huwag na kayong tumuloy, mga kasturyador. Dahil, ang sasabihin sa iyo ng mga tagapangalaga ng hotel na ito ay fully booked na. Yes, fully booked na, mga kasturyador. Maliban sa isang kwarto na may numero 13. Ngunit may nagsasabi na ang hotel na ito ay talagang hindi tinalikuran. Marami ang mga nagsasabi na ang mga miyembro daw ng Moncadistas ay palaging mayroong silang ginagawa na ritual sa loob ng hotel. Nabalitaan din na ang founder ng hotel ay namatay sa loob ng kanyang silid sa hotel na ito. Ang ilan ay nagsasabi na ang hotel ay tila maraming mga hindi pangkaraniwang gawain sa loob. Sinabi nila na fully booked na ito. Kahit na malinaw naman na walang laman ang hotel, maraming nakapangilabot na mga ingay ang narinig. Ano kaya ang nasa loob ng hotel? Number 7. Ang UP Cebu ay itinatag noong 1918 bilang isang satellite unit ng pangunahing Universidad ng Diliman. Ang pangunahing gusali ng paaralan ay isang saksi ng mga kilalang insidente sa kasaysayan ng Cebu, lalo na sa World War II, kung saan ginamit ito ng Japanese Empire Army ang istruktura bilang estaka. Libu-libong mga Pilipino ang namatay sa oras na iyon. Sinasabi ng ilan mga estudyante na nasaksihan nila ang mga paranormal na aktibidad sa campus araw man o gabi. At kahit nga sa kalagitnaan ng kanilang klase ay nagpaparamdam ito. May isang estudyante na nagsasabi na nakita niya ang isang anino ng isang lalaki na nakasuot ng kadena sa labas ng kanilang silid-aralan. Ang mga alingaw-ngaw ay nagsasabing ang mga banyo ay pinagmumultuhan din sa tuwing papasok ang isang estudyante, lalo na kung nag-isa ito, ay mayroong hindi pangkaraniwang katok sa mga pintuan. Namamatay ang mga ilaw ng kusa at nagsisigawan ng mga tunog mula sa mga walang laman na kwadra. Ano kaya ang gagawin mo kapag nasa loob ka ng CR na ito? Number 8, Cebu Normal University. Isa ito sa mga kontrobersyal ang nakakatakot na rumors sa CNU, isang estudyante sa loob ng CR. Isang nakakatakot na pangyayari habang nasa CR ito ay tumingin ang batang babae sa salamin. Napansin ng batang babae isang hindi mailarawan na nakangiting tumitig mula sa likuran. At pagkatapos ay bigla lang nag-iba ang pagkilos ng estudyante. Sinapian, lumabas sa CR, nabablangko habang nakatitig sa kisame. Ngunit tumigil ito nang makita ng malapitan ang cross. At pagkatapos ang CR ay pinalitan ng bagong salamin. Number 9, University of San Carlos. Sinasabi ng mga lumang kwento na mayroong isang batang babae ang pinaslang ng isang gwardya. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang gwardya kapag sa gabi, lalo na sa mga school campus ay umiikot sila para tingnan ang paligid na baka mayroong mga magnanakaw, at dito niya nakita na parang may nagtatago sa likuran ng entablado. At walang ingat na pinuputukan niya ito. Ngunit nagulat ang gwardya na isa pala itong batang babae. Gayunpaman ang ilan mga kwento rin ay nagsasabi siya ay ginasa. Ngayon, ang ilan sa mga estudyante ay nakakaramdam din ng hindi pangkaraniwang gawain at nakakarinig ng isang batang babae na umiyak sa tuwing sila ay nagsasanay sa entablado na ito. At yan po ang mga nakakatakot na kwento ng mga lumang bahay sa Cebu. Alam mo, masyadong hirap paniwalaan, pero nasa iyo na yan kung maniwala ka o hindi. Tandaan, ito ay rumors lamang, pero maaari itong totoo ang mga alamat na ito.